Hello, God's great afternoon, dear heart. So our topic for today, as promised, it's all about kidney disease. So it's called chronic kidney disease signs and symptoms. So yun ang ating topic for today. Kanina sana, we have to go on live. Kaya lang ating internet connection is very slow. Kaya hindi natin nagawa. Hindi natin nagawa. Kaya ito, nag-upload or mag-video na lang tayo para later on i-upload natin at sana panuurin niyo. Okay? So, ano ba ang kagamitan ng ating kidney? Bakit kailangan natin itong alagaan? Ano ba ang mga pagkain na nakakabuti sa ating kidney at ano din ang hindi pwede or nakakasama? I have a story to tell you. A story, my story, my life story. So, ang kidney ay parang filter yan eh. Yan ang mag-remove sa ating mga waste and extra fluid from our body. So, yung nagsasala nun, okay, para mailabas. So, ang ating kidney mag-filter o magsala ng 200 quarts of blood each day. So, 200 quarts of blood, ha? To make about 1 to 2 quarts of urine. So, isipin mo, nagsasala yan ng 200 quarts of blood. Yung dugo sinasala, 200 quarts. Tapos, ang mailabas lang natin ay 1 hanggang 2 quarts of urine lamang. Right? At sa urine na yan, nandyan na yung mga toxins, mga dumi, at nandyan na rin yung mga excess fluid sa ating katawan. Kasi hindi kailangan merong excess doon. Kasi nga, pag may excess, ano mangyayari? Merong mga inflammation or swelling. Tinatawag natin no, yung water retention sa ating legs, o sa ating mga mukha. Kaya namamaga yung mukha minsan, namamaga din yung ating mga legs. Ayan. Ano ba yung mga pagkain na dapat kainin natin para makatulong na manatiling healthy ang ating mga kidneys? Unang-una, napakabuti kung kumain tayo ng maraming onions, maraming garlic, alam nyo naman yung bawang, yung mga sibuyas, ganyan, no? Kasi pag kumain tayo niyan, antioxidants na yan, meron tayong sodium, potassium, and ano pa? Phosphorus, ayun. Tsaka mayaman sa vitamin C yan. Ang bawang, pumapatay yan ng mga bakterya. Ayan, kaya importante talaga yan. Ako, pag nagluluto ako ng mga pagkain, dinadamihan ko paglagay ng bawang at sibuyas. At yung mga karne-karne na yan, dapat laman lang. Tsaka hindi masyadong damihan na pagkain ng karne. Kaunti lang, halimbawa may gulay-gulay, lagyan nyo lang ng kaunting karne, ayan. Damihan mo ng red bell pepper. Kasi yan, mayaman ang red bell pepper sa antioxidants, vitamin C, A, and B6. Kaya healthy sa kidney. At isa pa, yung mga blueberries, or kung wala tayong blueberries, o ano bang tawag yan, blueberries nyo? Sa Bisaya, Lomboy yan. Or grapes, black grapes, yung kinakain ko nung nagka-cancer ako, no? So, kasi cancer cell eradicator yan, or cancer cell killer. Kaya ano ba yung masama sa kidney? Meron tayong, mahilig tayo kumakain ng chicherya, di ba? Mga chicherya yan, marami yung salt. Okay? Yung nakakasama yan sa ating katawan. Kaya, bawas-bawasan yan, yung mga processed foods tulad ng mga canned goods, abawasan rin yan. Yung mga noodles, ganyan. Pwede naman kumain or magluto ng noodles or mga pancit canton, ganyan. Pero konti lang yung ilagay nyo na timpla kasi nandoon nyo nakakasama. Right? Halimbawa, nagluto kayo ng noodles, ganyan. Pwede din, nakabusog yung noodles, yung mga sabaw, hindi na masyadong kailangan. Pag naghigop ka ng sabaw ng noodles, konti lang. Basta mainitan na yung katawan, iba itapon na lang para hindi naman nakakasama sa'yo. Yung UTI, isa din yan sa nakakasama sa kidney. Kasi yung UTI na yan, urinary tract infection. Diba kinwento ko na na ang ating kidney dalawa yan. Tapos meron tayong kidney dalawa, ureter, tapos bladder. Yung kung saan nakapundo yung 1 to 2 quarts of urine every day. Tapos lalabas yan doon sa urethra, diba? So, yun.
Pag halimbawa, nagkaroon ng infection yung ihi, kasi nagpipigil ka sa pag-ihi, no? Tapos, yung mga babae madalas sa UTI dahil pag pumunta silang comfort room, ganyan, magpahid ka ng tissue, dapat harap papuntang likod. Hindi likod papuntang harap. Mali yun. So, harap papuntang likod. Para yung dumi, dun lang, hindi papunta dun sa harap natin, sa ating flower. Ayun, so, para maiwasan ng UTI. Kasi pag nagka-infection tayo sa ating mga bladder, yung punduhan ng ihi, aakyat yan sa ureter hanggang pagbalik dun sa kidney. Kung parati tayong nagka-UTI, masisira ang ating mga kidney. Pag nasira ang kidney, wala nang nag-filter ng ating mga toxins, waste, at extra fluid. Kaya yun, ang dugo natin ay napakadumi na ng ating dugo. So, again, pag wala nang mag-filter sa ating mga wastes, mga extra fluid, ganyan, napakadumi ng ating dugo. Okay, mayroon tayo mga apat na stages of chronic kidney disease. Yung stage 1 and stage 2, hindi naman siya alarming kasi wala mga symptoms yun eh. Maliban lang kung accidentally or sa trabaho mo, nagpapacheck up ka ng blood, urine, ayan. So, incidentally, makita mo yun, makukuha mo yung result na marami palang protina na ilabas kasama dun sa yung ihi. Right? So, tapos pagkatagalan niya, may mga, ano na yan eh, may mga, yan ang sa stage 1 and 2, so no symptoms. Pagka stage 3 na, meron na tayong mga swelling, fatigue, frequent urination. Kaya sa gabi, napapagod ka, bangon ka ng bangon, ihi ka ng ihi. Kasi nga, kay ihi mo lang, iihi ka ulit. Wala ka namang UTI, pero paulit-ulit ka sa pagbangon sa gabi. Kasi nga, frequent urination. Tapos pag stage 5 talaga, lahat ng mga symptoms sa stage 3, stage 4, andyan pa rin yun. Hanggang mas malala yung fatigue mo. Tapos, nangangati ka pa, hindi ka na makatulog sa gabi, nagsusuka ka kadalasan sa umaga, tapos ayun, may muscle cramps ka pa. So, ang dami mo nang maramdaman. Tapos, maano din ng mga tao sa paligid mo na mapansin nila na, bakit masyado na itong malimutin? So, wala ka ng focus. Wala ng concentration. Ayun, baka sabihin lang, ang bata mo namang naging ulyanin. Pero hindi yun. Kasi nga, yung ibang may stage 5 na chronic kidney disease, patuloy pa rin sa kanilang pagtrabaho. Parang normal lang lahat. Kahit alam naman nila na mayroon na silang naramdaman, pero akala lang nila pagod sila sa trabaho or epekto lang ng mga kulang sa pahinga. Kasi nga, pag may chronic kidney disease ka na stage 5, hindi ka makatulog. So, syempre, pag hindi ka na makatulog, mapapagod ang katawan mo. Tapos, sakit ang ulo mo, dami mo nang naramdaman. Yan. Kung stage 5 na, kadalasan ng mga tao sa stage 5 sa chronic kidney disease ay nagpapa-check up, no? Sabihin ng doktor na dialysis na agad. Yung iba talaga, malubhang malubha na, kaya ang ginagawa is, ano na, yung kidney transplant. Kasi yung ibang malubhang maluha, failure na ang kidney, dalawang kidney pa. Yan. So, no, yan ang mahirap. Sana isa lang. Sana wala. Joke lang yun. Right? So, ayun. Mas mainam talaga na alagaan natin ang ating mga kidney. Sabang okay pa. Ang pinakamainam niyan, ulitin lang natin, magbukas tayo sa maaalat. No? Uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water every day. Dapat kasi 8 to 10 glasses of water yan. Tapos nakakatulong din yung pagkain ng mga pagkaing nabanggit ko. At saka matulog before 9 p.m. Kasi pag natulog ka ng before 9 p.m, naaayos yung mga organs natin. Kasi nagre-repair yan eh. Okay, tapos merong konting exercise, ganyan, nagpapainit sa araw. Yan talaga. Yan ang magandang gagawin para okay tayo. Para wala tayong hindi tayo magkaka-problema sa ating mga kidneys. At pinakamainam, pag meron tayong UTI, huwag nating patagalin. Yung iba, iba-iba naman kasi yung, ano, may inom sila ng mga
ng mga gamot, 'di ba? Gamot agad. Pero kung pwede lang talaga na makuha lang natin sa mga natural, mas mainam 'yon. Tapos ano? Yung minum ka ng sabaw ng buko, ayun, tuwing umaga, sabaw ng buko talaga. Napakahalaga niyan, malaking tulong 'yan. Tapos pag may maga-maga na talaga sa binte, ayun, tip lang. Kailangan yung binti na yan, ibabad yan sa medyo mainit-init na tubig na may asin at saka yung alkaline drops. Tapos, pagkatapos niyan, punasang mabuti, patuyuin, mag-medyas yan bago matulog. Okay, yan lang. Para hindi ka magre-reklamo parate na mag-ganyan. Kasi, babalik yan sa dati. Basta lang, huwag abusuhin yung katawan mo. Alam mo na may problema ka na. So, tuloy-tuloy lang sa mga bagay na kakabuti sa iyong kalusugan at iwasan yung mga bagay na or mga pagkain na nakakalala. Kasi minsan, kahit alam mong bawal ang pagkain niyan, tinatanong mo pa rin ulit kung pwede ba ang kumain ng ganito o ganun. Kasi gusto mo talagang kumain, kaya tanong ka ng tanong kahit alam mo na hindi talaga pwede. Okay? So, yun. Tsaka, nakakasama din sa ating mga kidneys yung madalas na pag-inom ng mga tawag nito, mefenamic acid, yung mga pain reliever ng mga medicines. Ayan. Kaya sana huwag tayong masyadong mahilig uminom sa mga ganyan. Pwede naman tayo mag hot pack or pwede din mag cold pack, depende kung inflammation, mga ganyan. So, yun lang. Gawin lang ang tama para sa atin na makakaiwas tayong lumala ang ating sitwasyon. Pero sa mga wala pa talagang karamdaman or wala pa kayong mga symptoms na ramdaman dyan, mas mainam na alagaan natin ang ating mga kidney kasi dalawa lang yan. Dalawa lang talaga yan, wala nang extra. Paano kung nasira yung dalawa? Kung isa naman, pwede tanggalin, may isa pa, ano? Pero ang mahal, no? Ang mahal ng prosesong yan. So, yun lang. Sana alagaan ang ating mga katawan. Ang next topic natin sa susunod natin na video ay ang tawag nito tungkol sa lungs. Ayan, lungs na tayo, ha? Kasi mahalagang mahalaga na mapag-usapan natin ang tungkol sa lungs. So, hanggang sa uulitin, mga dear hearts, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalimutan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, click yung subscribe. At sa tabi niyan, merong bell, i-click yung, i-tick yung bell, tapos choose all. Para yung Google na bahala mag-inform sa inyo kung may live or may bagong video tayong i-upload. Alright? So, thank you very much and mabuhay. See you next time. Bye-bye!